Hello sa inyong lahat at welcome again sa ating YouTube channel. At para sa araw na ito, ay ituturo ko sa inyo kung paano ba ginagawa ang screen share o screen mirroring gamit ang ating Android phones at ang ating smart TV. Ang screen share or screen mirroring, kung ano yung makikita natin sa ating mga Android phones, ay makikita rin simultaneously sa ating smart TV. Ito ay katulad din ang ginagawa natin kapag gumagamit tayo ng laptop at ng projector. Ang pinagkaiba lamang, hindi tayo gagamit ng VGA o HDMI sa screen sharing o screen mirroring. Okay? So ang una natin gagawin, bubuksan natin yung ating Android phones at pupunta tayo sa Play Store. Okay, so dito sa Play Store, ang gagawin natin, i-type natin yung isang application na gagamitin natin para sa screen share o screen mirroring. I-type lamang ang screen share with TV. Okay, so ito yung makikita nyo kapag na-type nyo yung screen share with TV. Pwede kayong pumili ng anumang application na gusto nyo. Okay, so sa case natin, meron tayo dyan na application na ginamit. Itong screen share, yan ang kanyang logo. Yan ang gagamitin natin para sa ating screen share or screen mirroring para sa ating smart TV at Android phones. Okay, so matapos natin ma-download at ma-open itong application na Screen Share with TV, ito na ang ating sunod na gagawin. Then, so i-open natin yung application natin. Then, click natin ang Start. Okay. So kung makikita nyo, meron dyang Wi-Fi display. I-turn on natin yan. Sunod naman, gamit ang remote ng ating smart TV, i-press natin yung input or source. Then, piliin natin itong screen share. Okay, kung makapansin nyo, meron itong TV name. Okay, so base doon sa ating application, hahanapin natin yung TV name at yun ang i-click natin para magkaroon sila ng connection para sa ating screen share or screen mirroring. Okay, so dito sa ginawa nating pag-search ng device, lumabas yung TV name. So, ang gagawin natin, i-click natin itong TV name. Okay, connecting siya. Okay, so ang mangyayari, kung ano yung lumalabas sa screen ng ating cellphone, yun din po ang lalabas dito sa ating sa monitor ng ating smart TV. Okay, kapag successful yung connection natin, ito yung lalabas. Kung ano yung lalabas dito sa ating Android phones, yun din ang lalabas dito sa monitor ng ating smart TV. Okay, so i-explore natin. Naka-portray yung cellphone, naka-portray din siya dito sa ating smart TV. At kung naka-landscape naman siya, so yun din yung mangyayari dito sa ating smart TV. So kung i-zoom out or
zoom in mo, same din yung mangyayari. So, ito ay kagandahan din para sa ating mga kaguruan or kung sino pa ang nakakaroon ng presentation kasi less na yung preparation sa pag-connect ng mga connectors para sa kanilang device. So, dito, wireless na siya. Kagandahan rin sa screen share or screen mirroring kasi yung sound na nagagaling dito sa ating cellphone or Android phones, kapag nag-play na siya dito sa ating smart TV, dito na mismo nalabas ang kanyang sound. So, mas lumalakas yung sound quality kapag nag-screen share tayo or screen mirroring. Para updated ka sa mga susunod kong mga videos. So, hanggang sa muli, paalam!